Mga kapatid, sa pananampalataya, ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga, walang kasing halaga, pinaka-dakila na ating matatamo sa mundong ito ay walang iba kundi kaligtasan. Ang makaligtas sa impyernong apoy. Kahit na sa iyo na ang buong mundong ito, kung wala kang ligtas, kawawa ka. Kahit na ang buong buhay mo ay puro pagdurusa, kung ikaw ay makaligtas, napakaswerte mo. Ang makaligtas sa impyernong apoy, yan ang pinaka-mission natin sa mundong ito, makaligtas. Ibig sabihin, huwag matupok sa impyernong apoy. Ngunit, ang kaligtasan po ay hindi libre. Mayroon pong mga requirements. Na kailangan po ay ating magampanan ang mga requirements. Bumanggit tayo ng ilan sa mga requirements. Number one, hinding-hindi ka makakaligtas kung wala ka nitong number one na requirement. Iman, pananampalataya. Kahit na ano pang gawin mo, pag wala kang pananampalataya, hindi ka makakaligtas. Sinabi mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Napakalinaw po kapatid. Hindi po libre ang kaligtasan. Hindi po libre ang paraiso. Malapit-lapit na pakaulugan. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay mananampalataya. Authentic po na hadith, Sahih Muslim. Kapatid, sa pananampalataya, kapag ikaw ay mu'min, ikaw ay totoo na nananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa ng Allah na kanyang obligasyon, ino-obliga niya ang kanyang sarili na ikaw ay makaligtas. Ganyan katindi ang iman. Ganyan katindi ang pananampalataya na kapag ikaw ay tunay na mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya na obligado siya na iligtas kanya. Katibayan. Sinabi niya mismo sa Quranul Karim, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Ito yung katibayan na kapag ikaw ay nananampalataya, ginawa ng Allah na kanyang obligasyon, inobliga niya ang kanyang sarili na iligtas ka. Malapit-lapit na pakahulugan. Pagkatapos ay iniligtas namin ang aming mga sugo at ang mga yaumana na nananampalataya. Sa ganyan, nakaatang sa amin na iligtas ang mga nananampalataya. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sa ganyan, nakaatang. Ibig sabihin, inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ka-importante ang kaligtasan. Na kapag ikaw ay tunay na nananampalataya, nananampalataya sa kaisahan ng Allah, ginawa niyang responsibilidad niya na iligtas ka, kapatid. Ganyan katindi. Kadhalika haqqan alayna nunzil mu'minin. Sa ganun ay naiging obligasyon namin na iligtas ang mga mananampalataya. Malapit-lapit na pakahulugan. Iman, unang requirement upang makaligtas ang Muslim. Iman. Pangalawang requirement para makaligtas ka, kapatid. Kahit na mayroon kang iman, nananampalataya ka,
Ngunit hindi mo alam ano ang pinananampalatayanan mo. Hindi sapat na ikaw ay naniniwala. Kailangan ito ay base. Ang pananampalataya mo kailangan base. Ang pundasyon ng pananampalataya mo nakabase sa tumpak na kaalaman. Paano ka nananampalataya sa Allah? Hindi mo alam sino ang Allah. Paano ka nananampalataya sa Allah? Hindi mo alam paano siya sasambahin sa tama, nakalugod-lugod sa Kanya. Anong saysay ng pananampalataya mo sa Kanya kung ang mga ginagawa mo ng mga ibada, puro mga beda na itutupok sa'yo sa apoy? Tulad ng pagkatapos ng adan kapag Biyernes. Kapag ang unang adan ay itinawag na pumasok na ang Salatul Duhur, na oras ng Salatul Jumaa, bawal na magsala ng turaka. Dahil yan po ay beda. Kung pagkatapos ng unang adan ay hindi pa pumapasok ang oras ng Salatul Jumaa, pwede ka pang tumayo dahil hindi pa pumapasok ang oras ng Salatul Jumaa. Ngunit kung ang unang adan ay pumasok ng Salatul Jumaa at tumayo ka para magsambayang ng turaka sunna, yan ay beda na itutupok sa iyo sa apoy. Kaya kailangan ng kaalaman. Knowledge. Tumpak na kaalaman. Hindi sapat na ikaw ay nananampalataya kung ang pananampalataya mo, ang pundasyon ay hindi tumpak na kaalaman. Itutupok siya sa apoy. Ang kauna-unahan po na aya na ipinahayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ito yung kauna-unahan. Basa. Inutusan niya. Basa. Sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. Ibig sabihin po ng basa, kaalaman. Knowledge. Kinakailangan natin maintindihan na ang mga tao, kapag sila ay papasok sa impyernong apoy, sila ay sising-sisi. Sasabihin nila, kung nakinig lang sana kami, kung ginamit lang sana namin ang aming talino, kaalaman, hindi sana kami makakapasok sa impyernong apoy. Kaalaman. Kailangan ng Muslim, kaalaman. Napakadali matuto sa panahon ngayon. Napakarami-rami na naglipana ng mga video sa YouTube, mapapanood mo Islam. Mga audio sa YouTube, mapapakinggan mo Islam. Napakadali matuto ng Islam. Kapatid sa pananampalataya, kaalaman. Kapag hindi mo ginamit ang iyong kaalaman, magsisisi ka. Basahin natin. Paano sila nagsisisi? وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير. Malapit-lapit na pakahulugan. At sasabihin nila nang may pagsisisi, sila na mga papasok sa impyerno apoy. Kapag papasok, sasabihin nila nang may pagsisisi, kung nakinig lang sana kami at ginamit ang aming talino, hindi sana kami magiging kasama ng mga mananahanan sa naglalagablab. Impyerno apoy. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, kahit na ikaw ay nananampalataya kung wala kang alam, lalo na sa mga baguhan sa Islam, samba ka ng samba. Ang ini-imagine mo pa rin, mama, mahaba ang balbas, nakadamit ng puti, si Jesus. Nag-Muslim ka na, pero sumasamba ka, ang ini-imagine mo pa rin si Jesus. Dahil wala kang kaalaman. So kahit na samba ka ng samba, nangitim na ang noo mo, saka sasamba, kung ang paraan ng iyong pagsamba ay mali-mali dahil wala kang kaalaman, ang pagsamba mo useless. Kaya kailangan po natin magtuto, mag-igib ng kaalaman. Hindi magkatulad ang may kaalaman sa walang kaalaman. Qul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Sabihin mo, magkatulad ba ang mga yaong may kaalaman sa mga yaong walang kaalaman?
At ano ang kaalaman na kailangan nating matutunan? Ano ang pinaka pundasyon ng kaalaman? Ano ang pinaka mahalaga na kaalaman na kailangan hindi pwede na hindi mo malaman? Ang kaalaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kung kaya dapat mong malaman na walang Diyos maliban sa Allah. Kapag po ang kaalaman na ito ay naitatak sa iyong kamalayan, nakapasok sa iyong puso, naintindihan mo na walang Diyos maliban sa Allah, ligtas ka. Yaon lamang mga may kaalaman sa katotohanan na walang Diyos maliban sa Allah ang makakaligtas. Hindi makakaligtas pag wala kang kaalaman. Yaon lamang may kaalaman ang makakaligtas. Mga nakakaalam na walang Diyos maliban sa Allah. Illa man syahida bilhaqi wa hum ya'lamun. Maliban sa mga yaon na sumaksi sa katotohanan, sumaksi na walang Diyos maliban sa Allah. At alam nila na walang Diyos maliban sa Allah. Alam mo ba kung gaano ka-importante ang kaalaman? Kapag po naghihingalo ka, ipinapabigkas sa iyo ng imam, ng ustad, sasabihin sa iyo, Umar, o kaya Muhammad, bigkasin mo, La ilaha illallah, bigkasin mo, walang Diyos maliban sa Allah. Kapag naghihingalo ka, po pwedeng maglak ang dila mo, hindi mo mabibigkas. Makita mo yung mama nakanganga, hindi gumagal yung dila, wala siyang mabigkas, nakalak yung dila. Ngunit isipin mo lang, isipin mo, intindihin mo na walang Diyos maliban sa Allah, ligtas ka. Katibayan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah, pumasok sa paraiso. Sahih Muslim, authentic po na hadith. Ngayon, kahit na mayroong kang iman, mayroong kang kaalaman, wala ka namang aksyon, wala rin saysay, useless. Useless na iman, useless na kaalaman, kung wala rin gawa. Alam na alam mo, naniniwala ka, alam na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, alam na alam mo na kailangan sambahin ng Allah, naniniwala ka na walang sinasamba maliban sa Allah, ngunit sinasamba mo lang ang Allah Biyernes, walang sala, 5 times a day. Alam mo na kailangan siyang sambahin. Kailangan natin na sambahin siya. Hindi niya kailangan. Kailangan natin na sambahin siya 5 times a day. Alam mo. At naniniwala ka. Ngunit tinatamad ka. Hindi mo binibigyan ng halaga ang sala 5 times a day. Tupo ka. Kahit na naniniwala ka, kahit may kaalaman ka, wala kang action, tupo ka pa rin. So kailangan unang-una, iman. Iman ang pundasyon, tumpak na kaalaman. Iman at kaalaman, may action. Kung hindi ka rin gumagawa ng ipinag-uutos ng Allah at hindi mo rin iniiwasan ng mga ipinagbabawal ng Allah, anong kwenta ng iman? Anong kwenta ng kaalaman? Allahu Akbar. Hindi ka maililigtas ng kayamanan mo, ng mga anak mo. Ang makakaligtas sa iyo, mayroon kang pananampalataya, mayroon kang action, gumagawa ka ng kabutihan. Nagsusumikap ka araw at gabi na gumagawa ng kabutihan, maliliit man o malaking kabutihan, mga kabutihan na kalugod-lugod sa Allah. Katibayan,
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Itu yang kata bayan. Kalau mau meliliktaskan ang kayamananmu, akala mo mailigtaskan mga anak mong lalaki, ang makakaligtas sa iyo, nananampalataya ka, sinasabayan mo ng aksyon, malapit-lapit na makahulugan. At hindi ang kayamanan mo ni ang mga anak ninyo ang magdadala sa iyo malapit sa amin, kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain para sa mga yaon, mayroong dalawahang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginawa, at sila ay mananahanan sa mataas na mga tirahan ng mapayapa at ligtas. Ibig sabihin po, paraiso, kapatid. So, ito po ang kailangan natin. Kung naghahanap ka ng kaligtasan, iman, base sa tama kaalaman, sasabayan mo ng aksyon. Kung wala ka ring aksyon, wala ka ring gawa, hindi mo ginagawa ang mga pinag-uutos, hindi mo iniwasan ang mga pinagbabawal, sinasabihan ka sa banal na Quran, sa mga hadith, bawal ang boyfriend, bawal ang girlfriend, ngunit panay ka pa rin boyfriend, panay girlfriend, wala kang pakialam tungkol sa mga illicit affairs. Kapatid, sa pananampalataya, naniniwala ka na ikaw ay tutupukin sa apoy. Alam na alam mo na tutupukin ka sa apoy. Ngunit hindi mo naman sinusunod ang utos ng Allah. Hindi mo iniwasan ang ipinagbabawal ng Allah. Walang saysay ang iyong pananampalataya. Walang saysay ang iyong kaalaman. Tutupukin ka sa impyerno, apoy. Therefore, mga kapatid, sa pananampalataya, ang kailangan natin ng mga Muslim, struggle, magsumikap ka, magpunyagi ka, araw at gabi, ikaw ay mag-struggle, ikaw ay magpunyagi na makagawa ng kabutihan, makaiwas sa ipinagbabawal ng Allah, kung gusto mong makaligtas. Babae, lalaki, ito po ang kailangan. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sino man ang gumagawa ng kabutihan, malalaki man o mababae, habang siya ay isang tunay na mananampalataya, gumagawa ka ng kabutihan at ikaw ay nananampalataya, katotohanan sa kanya aming ibibigay ay isang mabuting buhay at aming babayaran sila tiyak ng isang gantimpala na naaayon sa kung ano ang pinaka-the best na kanilang kinagawi ang gawin. Ibig sabihin po, paraiso. So ito ang struggle natin ng mga Muslim. Ikaw man ay lalaki, ikaw man ay babae, ikaw man ay anumang nasa katungkulan, ito ang pinaka-struggle natin. Ito ang pinaka-pagpupunyagi natin. Every day, mag-struggle ka, makagawa ng kabutihan. Maliliit na kabutihan, malalaking kabutihan. Mga gawaing kabutihan na kaya mo lamang ginagawa ay alang-alang sa iyong Panginoong Allah. Walang halong pakitang tao, walang personal interest, kaya mo lang ginagawa ang isang gawain na kabutihan. Kahit na mahirap gawin, ginagawa mo ang tanging dahilan, because you want to please the Almighty Allah. Gusto mo makamit ang ikalulugod ng Allah. Ngunit kapatid, sa pananampalataya, kahit mayroong kang iman at mayroong kang kaalaman at mayroong kang aksyon, pag wala itong number 4, wala ka pa rin ligtas. Ano yung number 4? Kahit na mayroong kang iman, at ang iman mo ang pundasyon ay kaalamang tumpa, at sinabayan mo ng good deeds, kahit na magtahadjud ka pa gabi-gabi, lifetime, magpasting ka pa araw-araw, lifetime, lahat na gawin mo na kabutihan, lahat ng mga gawin na ibada ginagawa mo, lifetime, kung wala itong number 4 na requirement,
topok kaparin sapoy. Tandaan yung mabuti, itong apat. Iman, kaalaman, action. Number four, habag ng Allah. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makakaligtas kung ang kanya lamang pagbabatayan ay gawa lamang at wala ang habag ng Allah. Katibayan. Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya mismo, siya mismo hindi makakaligtas kung ang pagbabatayan lang ay gawa ng kabutihan. Hindi mo kayang bayaran ng paraiso ng gawa lamang pagkamahal-mahal ng paraiso. Katibayan, sinabi niya, saddidu wa qaribu wa absiru fa innahu lan yudakilal jannata ahadan amaluhu. Malapit-lapit na pakahulugan. Magpakabuti-buti sa pagsamba. Ibig sabihin, pakaingatan mo yung mga gawain mo na ibada, worship. Magpakalapit sa Allah, pag sumikapan natin na mailapit ang ating mga sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. At magbigay ng magandang balita. Katotohanan, walang sinaman sa inyo ang makakapasok sa paraiso ng dahilan lamang sa kanyang mga gawa. Walang sinaman sa atin na makakapasok sa paraiso ng dahilan lamang sa mga gawa. Kahit ano pang gawain na kabanalan, hindi ka makakapasok sa paraiso kung yan lang ang pagbabatayan. Tinanong siya ng kanyang mga kasamaan. Tinanong siya. Qalu, wala anta ya Rasulullah. Nagsabi sila, kahit na ikaw o sugo ng Allah ay hindi. Ibig sabihin, kahit na ikaw, hindi makakapasok sa paraiso kung gawa lang ang pagbabatayan. Sumagot siya, Qala, wala ana illa an yatagammadan yallahu min hubirahma. Ito ang sagot niya. Pakinggan niyo buti ang kanilang sagot. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ako ay hindi maliban sa ipagkaloob sa akin ng Allah ang habag mula sa kanyang sarili. Sahih Muslim, authentic na hadith. Sahih Al-Bukhari, authentic na hadith. Mga kapatid sa pananampalataya, marami pang requirements, ngunit binanggit lang natin yung apat dahil walang oras. Kaya kinakailangan si isang Muslim nanduroon ang pagsusumikap natin na mapalakas, mapatatag, ma-maintain ang status ng ating mga iman. Iman na ang pundasyon ay tumpak na kaalaman. At sasabayan mo ng action upang makamitnawa natin ang habag, awa, pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala para tayo po ay makaligtas.